Hi! Kamusta po kayo? Ang topic natin ngayon, related pa rin sa summer period natin. And right now, this summer, ang heat stroke, of course, is the main topic. Not only social media, but mainstream. Gusto ko i-discuss ay itong skin cancer. Napaka-importante nito, hindi lang natin pinapansin. A very famous actor, si Hugh Jackman, nagkaroon ho siya ng basal cell CA. At ang ganda ho nung kanyang Instagram video. At doon sinabi niya, magkaroon tayo ng protection. Mamaya, didiscussin natin yan. Kasi kasama yan. Before, i-like niya and share din yun para ho sa ganun, marami ho tayong matulong. Now, since we're discussing lagi lifestyle diseases, alam niyo yung skin cancer, pasok ho siya sa lifestyle diseases. Kasi ang lifestyle diseases ay 1, heart attack, 2, stroke, cancer. Though, ang number 1 cancer sa Philippines ay breast and then lungs. At ang pangatlo ay colon cancer and then liver. Marami rin ho sa atin nagkakaroon ng skin cancer. Alam niyo po ba, ito ang number 1 cancer ho, skin cancer America na 3.6 million ang apektado sa kanila. Sa atin naman, 1 out of 50 in the Philippines ang affected by skin cancer. So, yan hong i-discuss natin. Ano yung signs and symptoms niya? How do we prevent na magkaroon tayo ng skin cancer? O, sige. So, eto na ho. Yung skin cancer is a common cancer in the States kasi alam nyo naman, fair skin sila tsaka talagang nag-expose sila. So, there are 3 types ng skin cancer. Ito yung basal cell cancer na ito yata nakuha ng Australian actor na si Hugh Jackman, of course, of the X-Men fame. No? Usually, ito yung nag-o-occur sa sun-exposed areas of your body such as your neck or your face. At saka itong basal cells may appear as a pearly or waxy na mass or bump or a flat or flesh-colored or brown scar-like lesion. At minsan parang meron ho siyang pansin yung bleeding or scabbing sore na nag-heal and then babalik and then kakamutin mo, akala mo ay parang wart, pero yun pala, cancer yan. No? So, may mga ganyan akong cases. Ang moral ng story yung ganyan is be vigilant eh. Yan ang sinasabi ni Hugh Jackman dun sa kanya. So, kaya nga, sinasabi niya, kailangan magsa-sunblock ho kayo at minimum na 30 to 50 SPF. Kailangan natin ho yan. Di ho ma-arts ho tayo or ma-arte. Talagang kailangan natin yan. At mag-shade ho tayo. Alam niyo naman, no? Tingnan niyo. Aside from parang gumagawa po ka bigla, kailangan natin i-protect. Tapos kung may cap tayo, lalo mas magaling, di ba? So, yun ho ang sinasabi natin. Lagi hong handy yan. At alam nyo, ako yung nagsasunblock pagka may talk kasi yung UV rays ho nito. At ngayon, dahil summer, kailang pinag-uusapan to. Kasi, kailan yung pinaka matindi ang init ng araw? Yung penetration niya, 10 a.m. hanggang 4 p.m. So, yan ho yung time na mataas ang ultraviolet rays. Delikado yung time na yan. Huwag kayong mag-expose dyan. So, aside from the heat stroke, you can be at risk of developing skin cancer. Okay? Ang susunod naman ay yung squamous cell carcinoma. Ito naman sa sun-exposed areas of your body. Sa face, sa ears, sa hands, and people with darker skin are more likely to develop squamous cell carcinoma or SCC on areas that aren't exposed to the sun. And this may be parang firm red nodule. Kita na ako niyan. A flat lesion with scaly or crusted surface. Yan ho isang type. Pero ang common basal cell CA. And then, yung pinakahuli, ayun yung melanoma. Alam nyo kung sino meron nito? Yung dating Miss Universe, Puerto Rican, Dayanara Torres. It can develop anywhere on your body or otherwise normal skin or in an existing mole or nunal that becomes cancerous. So, in both men and women, melanoma can occur in the skin na hindi ka na-expose sa sun. So, kunyari, nagkaroon ka rito pero walang exposure. Meron ako dating pasyenteng ganyan. Eh. Lagi naman daw siya naka-long sleeve. Eh, bakit nagkaroon siya ng melanoma dito sa arm? It can affect people of any skin tone. In people with darker skin tones, itong pasyente ko to, Ilocano ho to eh. Medyo moreno eh. And melanoma test occur on sa palms, sa soles, or under the fingernails, or sa toenails. Marami rin ang mga pasyente may melanoma. A large brownish spot with darker speckles. Tapos, nag-iiba ho itong mole niya ng kulay, or sometimes nagbi-bleed. At may irregular border ka or portions that appear red or pinkish or white, blue or blue-black. Tapos, pagka kinamot po, nangangatik-ngati siya or nagbe-burn siya. So, yan usually yan. So, whatever makuha mo, whether it's basal cell CA or meron kang squamous cell CA or melanoma, dapat may high index of suspicion, particularly kung exposed ka to the sun or naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak, may history ka ng cancer, mahilig ka ng processed foods at unhealthy lifestyle mo. So, ang kailangan lang niyan, early diagnosis
diagnosis para early ang treatment natin. Of course, yung sinabi ko sa inyo na mag-sunblock ho kayo, magagamit ho kayo ng protective eye gear or sombrero. Kailangan nyo yan, lalo na sa panahon ng tag-init. Of course, hydration is important and protect yourself. Napaka-importante kasi hindi lang siya makaka-disfigure ng inyong face or pwede ho maapektuhan ang balat ninyo. It can kill. Yun ang delikado dito. So this is Dr. Tony and that's one of our Dr. Tony Med Talk and thank you for listening and watching. Maraming salamat sa inyong lahat. Now, if you want to suggest or post a question, kindly write it down for my social media channel at Dr. Tony Leachon. Follow me on Facebook, sa IG, Twitter, at manood naman ho kayo ng Reels. Kung gusto niya naman at kayo po'y galante, magbigay kayo ng stars. At kung nasa Manila Doctor's Hospital kayo, mapadaan kayo doon. Nasa room 1013 ako. At ang clinic ko'y Wednesday hanggang Saturday, 11 a.m. sa 7 p.m. Magkwentuhan tayo or makapag-check up. Ang secretary ko'y si Jenny at si Ronnie. So maraming salamat for your support and of course, sa lahat po ng mga tulong ninyo for this preventive health advocacy. Bye! Thank you very much.